Bukod sa kasong isinampa ng polis, desidido rin ang pamunuan ng MRT na magsampa ng hiwalay na reklamo laban sa Chinese national na nagsaboy ng taho sa isang polis. Ibaba na rin siya sa lahat ng istasyon ng MRT. Nakatutok si Rida Reyes. Sa piitan ng Mandaluyong Police, nagpalipas ng gabi si Jolly Zhang, ang Chinese national na inaresto kahapon matapos sabuyan ng taho si PO1 William Cristobal na nagbabantay sa MRT3 Boni Station. Nagalit ang suspect nang hindi siya payagang ipasok ang dalang taho sa loob ng tren. Sa CCTV footage na kuha sa loob ng MRT station, kita ang komprontasyon sa pagitan ni Zhang at security staff ng MRT. Kinuha ni Zhang ang dalang taho mula sa sahig, sabay saboy nito kay Cristobal. Naharap ngayon ang dayuhan sa patong-patong na reklamo na isinampa ng PNP. Bukod dyan, gusto rin ang pamunuan ng PNP na ideklara siyang undesirable alien at mapadeport. Hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang Chinese Embassy sa mga otoridad tungkol sa estado ng dayuhan. Desidido naman ang pamunuan ng MRT3 na magsampa ng hiwalay na reklamo laban kay Zhang. Hindi na rin ito papayagang makatungtong sa lahat ng istasyon ng MRT. Una, it's a form of disrespect. At isa, ay hindi magandang example yon sa ating mga mananakay. Yung pagdadala ng pagkain sa MRT3, bawal talaga yon. Para kay Vice President Lenny Robredo, hindi lang insulto kay Cristobal ang insidente, kundi insulto rin sa bansa at sa lahat ng Pilipino. Pero sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, hindi raw issue ang insidente. Pwede raw itong mangyari kahit saang bansa. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.